Taguig re-electionist Mayor Lani Cayetano. She joins us on the line. Mayor Cayetano, good morning. Good morning, Pinky. Good morning to all the televiewers of ANC. Mayor Lani, I want to hear your version of what happened. Because what we saw really, I mean, I'll tell you what we saw on the video was that yung supporters ni mayoral candidate Rica Tinga was on their way papunta po sa City Hall. At pagkatapos noon, parang may lumabas na miyembro ng Public Order and Safety. Opo. Pagkatapos noon, medyo nagkaroon ng kaguluhan. Tapos ayun na nga, nagkaroon na ng injury yung ilan sa kanya, 12 sa kanyang mga supporters. What's your version of the story? Kung makikita po natin naman yung CCTV footage po ng City of Taguig, makikita po natin na nag-ugat po ang lahat sa tangkapong pagpasok noong pong grupo na pinangungunahan po ni Ms. Rica Tinga sa City Hall na mahigpit pong ipinagbabawal ng batas kanina po, na explain ko po iyan na walang sinumang kandidato ang pinapayagang mangampanya sa anumang opisina ng gobyerno. Mm-hmm. At ginawa po nila ito sa araw ng Sabado, kung saan talaga pong parang mob yung pumasok doon sa City Hall at tungkulin po ng mga member ng Public Order and Safety Office, nagwardyahan po yung ating City Hall. So ang nangyari po, nagkaroon ng provocation at ito na nga, nag-init ang mga damdamin ng ating taga-suporta at hindi pa hudo natapos. Nung maawat po at maayos namang nakalabas, sinika pa po ng kampo ng kabilang partido na pasuti naman po yung likod na gate ng ating City Hall. So ito po ay hindi nangyari kung sana po nagiging responsable yung lahat po sa amin. Wala po ako nung insidenteng nangyari ito. Ako po ay kasalukuyang may radio interview and then after that, nangampanya po ako sa Second District of Taguig. Nabasa ko po ang police report at dito po nasasaad na ang provokasyon po ay nanggaling po sa kabilang kampo. And I am very sad that people were hurt kahit po kaalyado namin o hindi namin kaalyado. This is very sad kasi ho, wala akong gusto o wala akong may gusto na humantong po sa ganito yung pangyayari po noong Sabado. But again, kahit po anong bilin na maximum tolerance, kung ang mga bato po ay nanggaling sa kabilang kampo at ang pamamalo po ay nanggaling at nagsimula sa kabilang kampo, napakahirap pong i-contain ng emosyon ng ating pong mga taga-suporta. May nasaktan po sa kanilang kampo, may nasaktan din po sa kampo po ng mga kawanin ng City Hall. Uh-huh. Ang pamahalaang lungsod ng Taguig po ay nakahanda na tumulong po sa sino man po na nasugatan at insala itong kaganapan po noong nakaraang Sabado. But what's to learn from a situation like this, Mayor? Dahil alam naman natin na mainit talaga yung eleksyon dyan sa Taguig. No? I mean, this is not... matagal na, I mean, for the past elections, or at least in 2010, problema na rin talaga yung local elections dyan. But malinaw na sinasabi niyo, Mayor, na gusto talaga nilang pumasok. At malinaw na sinasabi niyo na bawal na pumasok at mangampanya sa loob ng City Hall. So, when that happened, lumipat ngayon sila sa kabila. Yun ang sinasabi niyo. But in the video, Mayor, meron akong nakita na sinasabi na, please correct me if I'm wrong, Mama, may isang miyembro, yung sa poso, na nakatago yung mukha. Ewan ko, hindi ko makita sa video ngayon. We're showing a video. Yun po yung ginagamit po kasi ng mga nagmumotor sa kainitan po ng panahon talaga ngayon. Hindi lang po mga member ng Public Order and Safety Office. Lahat po ng mga motorista, you would often see them wearing that kind of parang cover sa mukha kasi yung mainit ang panahon. Pinalalabas po nila na lahat. But you saw the video. I mean, I also saw it. At nakita po natin may isa na may bilog pa ho na ganoon. And ito po ay ginagamit po talaga ng mga nagmomotor. But ang pinaka-issue ho dito, sana po wag na ho tayo ang manguna sa provokasyon kasi ho, hindi naman ho, kami yung mga politiko kasi kaya namin i-control yung sarili namin. Yeah. Kami pong mga kumakandidato. Pero pag nagsimula na po yung mga katulad niyan na may mga nagsisigawan, may mga sumusugod, may mga lumulusob, kahit sino po na lumagay sa ganyang katayuan, mahihirapan pong i-contain ang sitwasyon. Kung halimbawa po, sa City Hall po ng Makati, sa City Hall ng Muntinlupa, ng Pasig, tigla po on a Saturday, may lulusog po at mga kakampanya sa loob. Siyempre ho, ang pangunahin pong responsibilidad ng mga security ho doon,
akin, siguraduhin naman po na hindi naman ho mapapasok ng pag-ganon-ganon lang yung ating City Hall. So, nakikiusap po din ako. Yung police report po ay napakalinaw. Sana po maiwasan yung ganito kasi wala naman po sa history namin ang kami nang gugulo. Sa 3 taon po, kami naman po ang laging sinusugod ng sinusugod, rinarally ng rinarally sa City Hall. So, tama na po at napaka ayos naman po ng aming kinatakbo kung hindi lang po nangyari ang provocation. Wala pong ganitong istorya. Yeah, but Mayor Lani, yung pong nakataklob yung nakatakip yung mukha, taga-Poso po siya? I cannot, ano ko, dahil hindi ko po talaga nakikilala, but I'm saying na yung takip po ng mukha na yun ay ginagamit po ng mga motorista. Yeah. Na sinasabi po nila na kayo may I love Taguig, ang lahat po naman ng paraphernalias po namin ay meron ho na ganyan. Meron mga t-shirts, meron hong mga iba pang mga campaign materials or hindi ko na meron pero, hong mga pero Mayor, yung naka-green, ito talagang official to, yung naka-green na t-shirt na pumigil kay Rica. Hindi ko po masyadong makabisado po yung video, okay. Hindi ko po makita, ma'am. That's sorry fine. Po. That's fine, Mayor. All right, so let's move forward. Ano? Rica Tingay is saying that they plan to file charges. Yes, and libre naman po silang gawin yon. Wala naman nung nagpipigil sa kanila. But also, meron din naman yung legal na hakbang na gagawin din po yung ating legal office sa pangyayari pong ito. At sana po, no, pabayaan na po natin na matahit ilang araw na lamang po. Hindi ko po kailangan, Ms. Pinky, yung ganitong klaseng istorya, ganitong klaseng gulo. Kasi kahit saan pong anggulo titingnan dito sa lungsod ng Taguig, clearly, masasabi po natin that I don't need this. Hindi okay. Ko kailangan ng media attention, hindi ko kailangan ng gulo dahil panatag na po yung grupo namin sa kung okay. Ano ang hinat na ng ating election sa darating pong Lunes. Alright, yung on a last note, sabi mo, your legal department, you're looking at filing charges as well. Pati po kayo, anong yung charges that you're looking? Well, actually, ang una po dito, yung mga Poso personnel na nasaktan po, and I think also the PNP ay tutulong din po sa mga hakbang na gagawin para po maayos po ito. Para maayos. Opo. Pero are they thinking of filing charges, ma'am? Maybe the Philippine National Police is in the best position to issue a statement about this, ma'am. All right. Okay. Mayor Lani Cayetano of Taguig, ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Thank you so much for the opportunity, ma'am, and God bless you. Thank you.